Musta na mga kababayan? Bibigyan ko lang kayo ng update sa aking tanim na palay, sa aking bukid. Yung part 1 nito, nung video na to ay makikita sa post ko noong last month. At nag-post din ako na nagtatanim na sila noong July 12. At nakuha naman ng isang araw na taniman dahil marami naman yung tao na nagtanim. Actually, half day nga lang kasi mahigit silang 50 na nagtanim. So ngayon, bibigyan ko yun ng update kung ano na itsura. Ayan na siya ngayon after 39 days. Malinis na. At maganda na yung palay dahil kumpleto na yung fertilizer na nai-apply. Bali, 10 lahat ang nailagay namin na fertilizer. May 5 bag na complete. Yung tinatawag nilang triple 14 complete. May 2 bag ng 1620 at may 3 bag na urea. So bali, 10 bags lahat ng fertilizer ang na-apply namin. So ayan siya pag nasa malayo. And then okay naman. Wala naman ng mga damo. Walang nakitang mga insekto. Kaya sana maganda yung pamumunga niya. Pero after 1 month pa siguro bago na sila magbuntis. Yun, after 1 month, lalagyan pa namin ulit yan ng foliar, yung tinatawag nilang 1700. Para pampatibay ng puno ng palay at pampaganda na rin ng bunga bago siya magbuntis. So after that, maglalagay kami ulit ng foliar. I-spray na lang yon. So sana maganda yung ani. At hindi daanan ng malakas-lakas na bagyo. Para makabawi-bawi naman sa mga expenses. Yan lang ang kagandahan mga kababayan ng 222. Sa main crop kasi matibay siya pag sa bagyo, hindi siya dapain at hindi sakitin. Matibay siya sa lahat. At higit sa lahat, malakas siya umani sa main crop. Inbred siya mga kababayan. Ito yung subok na namin sa aming lugar. At malakas umani, yun ang advantage nito. At sana patuloy kayong manood sa aking mga video at mag-subscribe na rin sa aking channel para updated kayo sa aking mga video na ipopost pa. Maraming salamat.